Then about the management reporting responsibilities. So ang management ng mga public companies ay kailangan nilang mag-issue ng internal control report kung saan ang nakalagay dito ay yung kanilang responsibility to establish and maintain an adequate internal control structures and procedures for financial reporting. Okay? So i-report nila yan kasi na-assess nila. And then, ito nga, assessment of the effectiveness of the internal control structure and procedures for financial reporting as of the end of the company's fiscal year. So, yung mga public companies na yan, responsible sila to establish, maintain adequate internal control, and i-assess nila kung effective ba yung nilagay nila, then they will send or they will now file a report at the end of the year. So you have to evaluate as an auditor the design of internal control over financial reporting, and then you test now the operating effectiveness of this control. Okay, so sa testing part, some companies do employ yung tinatawag nating white knight, okay, or white hat hacker, ethical hackers, okay, pagka regarding sa IT, you can employ some ethical hackers. They can use brute force. Yeah, i-trial and error nila kulaan yung mga passwords. Eh, paano naman sir kapag kuan, mga physical na controls? O di susubukan nilang i-pick yung mga susi, yung mga pintuan. Paano nyo ba nilalock? Okay? Okay ba yung mga susian o mabilis mabuksan? So, tingnan nyo dyan. Regarding the Russia's warship, di ba? Yung Moskva warship. Bakit kaya lumubog yung kanilang warship? Eh, maybe their internal controls ay hindi na pala effective. Okay? Madali lang naman sana nilang ma-divert or mapasabog din yung magpapasabog na missile ng kalaban, Ukraine. Pero, wala. Sumabog. Nag-sink yung kanilang warship. Okay? So, hindi na siguro effective yung kanilang internal controls. We have an example naman ngayon ng internal report ng isang management sa kanilang internal control over financial reporting. Okay, so we can read this. The wordings and the management of Marble Corporation is responsible for establishing and maintaining adequate internal control over financial reporting. Okay, sabi ng management, kami ang responsible. And then, ano pa ang assertion nila? Marble's internal control system was designed to provide reasonable assurance to the company's management and board of directors regarding the preparation and fair presentation of published financial statements. Okay? And then, ito, assessment. Marble management assess the effectiveness of the company's internal control over financial reporting as of December 31, 2019. Yan yung year-end assessment. And in making this assessment, it used the criteria set forth by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission or COSO, okay, in Internal Control Integrated Framework 2013. And then ano ang resulta? Based on our assessment, we believe that as of December 31, 2019, the company's internal control over financial reporting is effective based on those criteria. Then, Marble's internal or independent auditors have issued an audit report on our assessment of the company's internal control over financial reporting. This report appears on the following page. Okay, February 15, 2020. Fred Naskri, President. Karen Wilson, Chief Financial Officer. Now, ito yung mga tanong na kailangan nyong sagutin. Describe the three broad objectives management has when designing effective internal control. Ano ba yung mga dahilan? Bakit kayo mag-design ng effective internal control? And then, identify, okay, under Sarbanes-Oxley Act, ano yung mga requirement sa pag-issue ng internal control over financial reporting? Ano ba yun? Sagutin na lang sa comment section, please. Also, we have to answer this one. Describe which of the three categories of broad objectives
for internal controls are considered by the auditor in an audit of both the financial statements and internal control over financial reporting. Then, what two aspects of internal control must the auditor assess when performing procedures to obtain an understanding of internal control? Dalawa yan. Learning objective number 3 na tayo. Ano ba itong component ng ating COSO internal control framework? COSO components of internal control: control environment. Okay, ano yun? Control environment. And then risk assessment. Kung meron ang control environment, kailangan mong i-assess yung risk. And then what are your control activities kung mayroong risk? Then kapag meron kang control activities, dapat documented yan. That's why information and communication. Re-record mo para malaman lahat. Okay, malaman ng lahat sa company. Then lastly, kapag okay na ang lahat sa tingin mo, you have to monitor tuloy-tuloy yan. Gets mo dong? Sir Vic, ano ba itong COSO internal control objectives and components na sinasabi? Ano ba itong COSO? Itong COSO, ibig sabihin lang niya yan ay committee of sponsoring organizations. Ibig sabihin, marami sila. Okay? Committee of sponsoring organizations of the Treadway Commission. Okay? COSO. So, anong component ng COSO? Nandyan yung 5. Diba? Nalagay natin kanina yan. Control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring activities. At itong 5 na to, ano ang tinatarget niya? Operations, reporting, and compliance. Okay, I think you can remember sa simula ng ating video kanina, bakit may internal control para reliable yung financial reporting, para effective and efficient yung operations, and then we can comply with laws and regulations. Now, sa ang part ng company, ang itatarget mo, nalalagyan mo ng mga internal control objectives and components, lahat, okay, entity as a whole, and then per division, kung meron pang mas maliit sa division na yan, per operating unit, kung meron pa mas maliit, bawat tao per function, okay? So itong COSO framework, walang makalusot, sa totoo lang, di ba? Dapat, okay? Kasi every time, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring activities. Yan po yun. Okay, so pagka ipa-plot natin na ganyan, gagawa natin ng figure, ang 5 components of internal control, yung control environment ay payong. Okay? Siya yung buo. And then, sa control environment na yan, meron kang gagawin na risk assessment procedures. Okay? Then, meron kang control activities to address the risk. Then, kung ano man yung mga risk, ano man yung activities na nilagay mo, you have to inform them, you have to communicate them, you have the monitoring. Okay? So, yung control environment, siya yung umbrella. Okay, siya yung malaki. So, components of sound internal control. So, ito, mga sample lang ito, class. Okay? Ano ba ang dapat meron sa yung control environment? Dapat merong integrity and ethical values. Merong commitment to competence. Okay? Hindi tatamad-tamad na mag-aral. Walang alam, naging accountant, naging auditor, palpak. Nakakuha lang sa nepotism, kaasar. Okay? Mas magaling pa yung guard. Use the board of directors and audit committee. Okay? Meron bang board of directors and audit committee? Dapat meron. Then facilitate management philosophy and operating style. Ano ba ang kanilang mga pinaninindigan? Okay? Maayos ba ang kanilang filosofiya sa kanilang organization? Kaibig-ibig, yung operating style ba nila ay para sa kabutihan ng lahat o kabutihan lang ng kumpanya? Organizational structure. Dapat meron tayong makita na structure kung sino ang may responsibility. Sino ba ang magre-report sa kanino? So parang sino yung president, sino ang VP, sino ang manager, director. Dapat meron tayong structure para makikita natin yung segregation of incompatible duties. Huwag mong pagsamahin yung mga hindi pwede magsamang duties. Okay? Issue assignment of authority and responsibility. Utilize human resources, policies, and procedures. Meron kang
HR manual. Okay, yan yung control environment natin. Next. Ito naman ay risk assessment. O di, create company-wide objectives. Ano ba yung mga gustong ma-achieve ng kumpanya? Okay, and then incorporate process level objectives. Yung paano ma-achieve yung mga bawat objectives on the process level. Ngayon, mag-perform ka ng risk identification and analysis. Okay, alamin mo kung ano yung mga risk. I-analyze mo anong nature nila. And then, kung may change, may risk na naman. Totoo yan. Okay, so dapat kapag may pagbabago, mag-risk assessment ka na naman. Okay, kagaya ng nangyari ngayon sa Juan, Ukraine, di ba? May pagbabago. So, you have to have a risk assessment. Ano bang nangyari sa Russia? Nag-close na ang lahat ng MACDO doon, di ba? 850 na branches ng MACDO, i-close na nila for good. Okay? Bakit? Eh, kasi nga daw yung operations ay hindi predictable. Kabad trip, sabi ng mga may-ari. Control activities. Ano ba itong mga to? Dapat sundin yung mga policies and procedures. Okay? Improve security sa mga IT ito, application and network. Dapat ay hindi ma-hack basta-basta. Okay? Conduct application change management. Okay, so yun yung mga magbabago ng mga pangyayari, mga key personnel. And then plan business continuity and backups. Okay? Paano kung nagkaroon ng disruptions? May hacking. Okay. Meron ang bagyo. Anong may backup ka ba? May tutuloy ba yung operations? And then, kung hindi mo kaya yan or may mas nakakagawa ng mabuti sa iyo, ipa-outsource mo na lang. Okay? Siguraduhin mo lang na yung pinag-outsourcean mo is mas maayos kaysa sa iyo. Information. Okay. Measure quality of information. Reliable ba yung information na yan? Appropriate ba siya? Then, measure effectiveness of communication. Lahat ba ng tao naintindihan nila yung pinagsasabi mo? Lahat ba hanggang mula sa top management, mula president hanggang nagwawalis? Alam niya ba yung internal control by heart? Okay? Yun yung sekreto, class. Dapat alam lahat ng mga tao yung mga internal control. Kasi, isa lang na pagkakamali, mapapasukan tayo. Di ba? Halimbawa, yung mga nanguhula ng password. Kahit pa 1,000 na matitinong employee at merong isa na hindi matino, patay. Di ba? O di kaya hindi niya naintindihan yung dapat niyang gagawin. Kasi, there is no effective communication pala. Ang sabi, huwag i-open ang email. In-open niya lahat. Okay? Phishing email pala yung mga yon. Okay? So, wala. And then, monitoring. Ongoing monitoring. And then, separate evaluations. Okay? So, ngayon, evaluate mo itong bahagi na to. Next time, yung iba naman. Then, kung may deficiencies, i-report mo para ma-address yan. Okay? Para meron ka pa rin sound internal control. I have to answer this again. Pasensya na. So, ano ba yung 5 components of internal control in the COSO internal control framework? Okay, may relationship ba itong 5 na to? Sige nga, konektado ba sila o hiwa-hiwalay? And then, how do the COSO principles help an organization assess whether internal controls are designed and operating effectively? Okay, nakakatulong ba ito, ang COSO principles or not? Paano? Explain, please. Now, ito, tingnan natin, i-example ito. Frank James, a highly competent employee of Brinkwater Sales Corporation, had been responsible for accounting-related matters for 2 decades. Okay, 20 years si Frank James, highly competent, responsible sa accounting. His devotion to the firm and his duties had always been exceptional. Grabe, walang katumbas. And over the years, he had been given increased responsibility. Of course, if you are trustworthy in small things, you will be also trustworthy in bigger things. Okay? Sa pagkopya pa lang, isang letra na kokopya mo, I think you can kopya also one whole sentence from your classmate. Ganun lang yun. Both the president of Brinkwater and the partner of an independent CPA firm in charge of the audit were shocked. Nagulat sila and dismayed to discover that James had embezzled, okay, embezzled 500,000. Grabe, over a 10-year period by not recording billings. Hindi niya nare-record yung mga billings in the sales journal. And subsequently diverting the cash receipt. Dinediretso niya sa kanyang bulsa.
Kalahin mo yun, $500 million, 10-year period. Ngayon, ang tanong, what major factors permitted embezzlement to take place? Okay, so pakisagot nyo yan. Bakit kaya nagawa nito ni Frank James? Meron bang relasyon ito sa ating fraud triangle? Meron ba siyang pressure? Meron ba siyang opportunity? Meron ba siyang benefit? Meron ba siyang rationalization para gagawin itong mga to? Okay, so please comment na lang. Okay, wag na wag natin gagawin ito. Matutuklasan at matutuklasan din yan. Number 4 na tayo. Paano makatulong ang general controls and application controls para ma-reduce ang information technology risk? Okay? So ito naman ngayon ay patungkol sa IT. Technology, okay, anong magagawa ng technology? Can strengthen a company's system of internal control but can also provide challenges. Okay? May challenge din, may strength. So, to address risks associated with reliance on information technology or on technology, organizations often implement specific IT controls. Okay? Meron ka ding internal controls sa iyong information technology. May dalawa, okay, na kategori. Ano yun, sir? O di, general controls. Okay? General. Next, application controls. So, tandaan mo, kapag IT systems ang pinag-uusapan, may dalawa tayong categories ng controls. Okay? General and application. Yan. So, ano ba ang relationship ng general and application control? Dito sa loob, nandito yung cash receipts application controls. Ibig sabihin, ang kanyang mina-manage ay yung patungkol sa pagtanggap ng pera. Sales applications control, regarding naman sa recording ng pagbebenta, mga bentahan. Other application controls, o the others. Then next, payment, yung mga bayaran. Okay? Ngayon, yan yung mga general, ayan yung mga application controls. Okay? Ngayon, pinapalibutan sila ng general controls. O, ano yan? Isa, risk of unauthorized change to application software. So, ba't meron kang general control para dyan? Okay? Baka kasi babaguhin naman yung application software. Baka yung natatanggap na pera sa cash receipts, mapupunta sa bangko ng iba. Okay? And then, risk of system crash. Eh, paano? Nagdepende ka sa IT-IT na yan. Eh, nag-crash. As in, wala ka nang makuha. Puro abo. Nervyos. Dapat mayroon kang backup. Okay? Yung mga general controls. Risk of unauthorized master file access and update. Yan. Paano kung mayroong makapasok at makuha niya lahat yung mga data mo at baguhin pa niya? Okay, dapat meron kang general control para dyan. And then, risk of unauthorized processing. Meron siyang nilalagay na mga transactions. Grabe. Wala namang sales na ganyan, nilagay niya. Wala namang expense na ganyan, nilagay niya. Walang discount na ganyan, ipinasok niya lahat sa iyong computer. So, anong nangyari? So, there are 6 categories of internal and general controls. Yan. So, entity-wide. So, admin of the IT function. Separation of IT duties. Hindi pwede yung mga IT experts ay lahat na nagagawa niya. Mayroon mamaya makita nyo mga diferensya ng kanilang mga duties. System development, physical and online security. So, offline, online. Backup and contingency plan. Hardware controls. Isa-isahin na natin yan. Okay? Mamaya. Application controls are designed for each software application. So, nakakuan yan. Per application, kagaya ng pag-aralan din kanita. And then, ano para saan itong mga to? Pwede sa manual or automated, include input, yung paglalagay, data entry, okay, input controls. Mayroon bang mga controls dyan para hindi nila mailagay yung mga maling amount? Mayroon bang control yung mga system mo para hindi makargahan ng ibang date? Kung yung date ay ngayon na, dapat hindi mababago yung date. Okay, may mga system na ganyan class. Usually, yung date ngayon, naka-embed sa system, hindi na pwedeng baguhin. Para yung nag-e-entry, sure na yung entry niya ay ngayon. Okay? Hindi niya mapalitan yung kahapon. Kasi medyo nangyayari yan minsan. But it's up to the policy of the company. Processing control. So, yan. Paano ba napaprocess yung mga sales na yan? Okay? Pag nai-record. Then, output controls. Paano kung may mag-print? Pwede bang mag-print? Pwede bang magkopya-kopya na lang ng mga data information? Dapat hindi. Okay?
Pwede bang ma-view ng kahit sino? Dapat yung PDF merong parang password, ganun-ganun. It's up to you. Okay, so ngayon, merong mga categories, okay? So ano yung mga hindi pwede or dapat nating bigyang pansin sa ating general controls? Admin of the IT function, siya yung chief on permission officer or IT manager at nagre-report siya sa senior management and board. Next, separation of IT duties. Okay, hindi pwedeng magkasama ang programming, operations, and data control. Tingnan nyo yan. So, yung programmer pala class, hindi siya ang pwedeng mamaya siya na rin yung data entry. Mamaya, siya na rin yung mga nagbabago ng mga data ninyo. Hindi pwede. Separate yung mga yan. Programming, operations, and data control. Next, system development. So, kapag system development, dapat, yan, team yan, system analyst and programmers, i-develop nila yung system at ite-testing din kung talaga bang effective siya, efficient. Kasi baka develop ng develop, hindi naman pala applicable. Yan, physical and online security naman tayo. Dapat, merong, yan, restricted yung access sa hardware. Gets mo dong, hindi basta-basta na na-open na lahat ng tao yung computer mo. Okay, yung mga desktop nyo dyan or mga POS ninyo. Pat may password, may user ID pa. O, para malimitahan yung pag-access sa mga software, data files. Kung ma-access man nila yan, meron pang encryption. O, tamo? Kahit nakuha nila yung data, hindi nila mabasa-basa kung ano yun. And then, kung sa online naman, merong firewall, hindi sila makapasok. Buti nga sa kanila, di ba? So, yan. Para hindi tayo masircumvent ng mga external parties. Ngayon naman, paano kapag magka-problema tayo sa mga mawawalang data? So, dapat meron kang written backup plans. Okay, prepared yan. Tested na effective siya throughout the year. Hardware controls. O, yan. Paano kung nagkaroon ng memory failure? Anong gagawin mo? Biglang nag-blue lahat ng screen. O, hard drive failure causes error messages on the monitor. Dapat, kung nagka-problema na yung hard drive mo, magme-message naman yan, di ba? Dapat meron siyang prompt. Hard drive failure is on the way. Parang ganun naman, sana. Eh, kung yung mga hardware mo, wala man lang ganun, eh, problema yan. Di ba? Usually naman ang mga computer na ngayon, may mga message-message na mga yan, may prompt. Parang sinasabi, Win 32, like this, is not functioning. This page is, ano yun, hindi siya safe. Ganun-ganun. Will you continue? Ganun-ganun. Okay? Ito naman, application control. So, kapag application, tatlo yung lang, di ba? IPO, input processing output. Okay? Kapag ka-input control, meron bang pre-formatted screen prompt data input personal for information to be entered? So, kung date yan, di bang papakita yung kalendaryo? Okay, kung pera yan, in terms of peso ba, hindi ba pwedeng maglagay ng letters? Baka naman natutulog yung nag-enter, mga number dapat ilagay, puro letter. E, tinanggap naman ng system, palpak ang application control. Then, processing control, reasonable test. Dapat, yung ating unit selling prices ay alam ba ng yung system? Pagka naglagay ngayon yung data entry clerk ng mga selling prices, sasabihin ba ng system, oh no, that's too big for a Coca-Cola. Parang ganon, nilagay niya kasi 1 million. Isang Coke sakto lang. O, di ba parang ipaprom niya? Ganon. Output control. The sales department does post-processing review of sales transactions. Okay, so tingnan nila ngayon yung sales report sa araw na yan. Tama ba yung mga kinalabasan ayon sa collection, ayon sa mga receivables? Okay, sales report or daily sales report. O kung gusto nyo, weekly o monthly. So, depende yan. Or tumatama ba yung balance ng cash ayon sa pagbibilang mo at ayon sa iyong system? So, marami class. And then yan, napag-aralan naman na natin ito, segregation of IT duties, nasa taas yung chief information officer or IT manager, andyan yung security administrator, dumadaan sa kanyang lahat. Then system development, anong nandyan, system analyst, programmer, sila yung nagde-develop. And then operations, syempre yung mga computer operations, librarian, then network administrator. Data control, sila naman yung sa input-output control, database administrator. So, ito mga to class,
as much as possible, hindi hahawakan ng iisang tao. Okay, lalo na itong tatlo na to. System development, siya na rin ang operator, siya na rin nagtaita control. Magawa na niya lahat yan, nakawin niya lahat yung pera kung gusto niya. Baguhin niya lahat ng yung system para ma-conceal kung ano man yung gusto niya i-conceal kung meron. Lagyan niya ng virus o lahat na. Identify types of information technology system and their impact on internal control. Ano bang epekto ng information technology sa ating internal control? Yan. The accounting functions, use of complex IT networks, databases, the internet, cloud computing, and centralized IT function is now commonplace. Ayan, class. Common na common na yan. Gumagamit ng mga QuickBooks, Xero, ano pa, Oracle, SAP, cloud computing na, okay, centralized IT. And then ngayon, the types of internal controls will vary based on the type and complexity of the IT system. So, depende sa yung internal control, ay depende sa iyong system, iba-iba din yung lalagay na controls. Okay? So, yan. Types of information technology systems include, paano ipag-control mo kapag LAN within the company lang? Yung pagka-wide area, parang within the city. Paano control mo kapag ka-database management, enterprise resource handling system? Okay, kasali lahat yan. Next. Impact of IT infrastructure on internal control. So, companies, gagamit na sila yan ng firewalls, okay? And encryption techniques para hindi makukuha yung mga sensitive na information, mga trade secret, mga formula, mga file ng mga key personnels. Okay, saan ba sila nakatira? Saan sila nag-aaral? Digital signature to limit risk and to increase IT security. Okay, may firewall ka, may encryption, mga technique mo, digital signatures. Babasahin niya yung mga ayun, biometrics, yung mga mata, yung mga ilong, ano pa, kamay, fingerprints. At ito pa, many companies outsource some or all or the IT needs to an independent organization rather than maintain an internal IT center. Okay? So may mga kumpanya na nagde-depende na lang sila sa mga IT companies. For example, may mga kumpanya na ipahandle nila na lang nila sa Microsoft or Google yung kanilang mga IT needs. Okay? Hindi na sila kasi mag-maintain pa sila ng mga tao, wag na. Gastos pa yon, mamaya hindi rin naman ganong kagaling. So, ipagawa mo na lang sa mga experts, outsourcing. Now, ito na naman tayo. Sagutan na naman, distinguish general controls from application controls. And, magbigay ka ng dalawang examples. Identify the typical duties within an IT function and describe how those duties should be segregated among IT personnel. So, okay, yan yung proper segregation of duties. I hope meron kayong natutunan sa ating video and then mag-subscribe na lang kayo para sa mga next na video natin at hindi kayo mawawala. Salamat po. Till the next video. Bye-bye.